Tatlong araw simula nang makalabas si Butching sa hospital ay bumalik na rin muli si Angela sa kanyang pinagtatrabahuhang bake shop. Ngunit sa loob ng tatlong araw na iyon ay hindi na niya muli pang nakikita muli si Rohan. Hindi rin ito nagtitext man lang sa kanya. Baka bad breath ka, Neng. Pang-asar na tanong ni Maylin sa kanya nang mapansin na naman itong tulala siya. Naikwento na kasi niya rito ang huling pangyayari sa pagitan nilang dalawa ni Rohan sa loob ng hospital room ni Butching. Kate Cott takot na tawa lamang ang naisagot nito sa mga ikinwento niya. Grabe ka naman, alagang toothpaste naman ako at gargle says. Tumawa ito. Eh, bakit hindi na nagpakita pang muli si Rohan sa'yo pagkatapos ng paghahalikan niya ko, no? Napabuntong hininga siya. Hindi niya rin alam ang sagot sa tanong nito. Eh, iwan ko ba doon? Magsama sila ng kakambal niya. Nakangusong sambit niya bago niya padebog na nililinis ang counter. Wala pa kasi silang customer sa mga oras na iyon kaya malaya pa silang nakakapagdaldalan. Binigyan rin siya ng 5,000 ng kanilang Chinese na amo sa bake shop tulong para daw sa kanyang kapatid. Nasabi niya kasi sa amo nila na nasagasaan ang kapatid niya noong nanghingi siya ng 1 linggong emergency leave. Pumayag naman ito at may bonus pang 5,000. Ang mahirap sa'yo, hindi ka tumatambay sa social media. Di mo ba nabalitaan yung nangyari kay Rohan Hoffman? Agad siyang napalingon kay Maylin. Ha? Anong nangyari? Pilit niyang itinatago ang pag-aalala sa lalaking iyon ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mild car accident. Huwag kang OA ha. Hindi naman raw malala. Naapektuhan lang ang paa niya. Ha? Kailan pa? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Sabi niya, huwag ko raw sabihin sa'yo dahil mild lang naman. Nakangising sagot ni Maylin sa kanya. Nagkausap kayo? Tumango ito. Yeah, ang kulit nga eh. Tanong ng tanong kung kamusta ka. Nakiusap pa si siya na huwag ko raw ipaalam sa'yo ang nangyari sa kanya. Nahihiya yatang humarap sa'yo habang naka-wheelchair si Pogi. Naka-wheelchair? Di mo man lang sinabi sa akin, Maylin? My God! Naglakad siya pari-par ito dahil sa tensyon na nararamdaman niya. Bakit parang kasalanan ko pa? Umarte pa si Maylin na parabang Jean Agayan nito ang sikat na linya ng isang sikat na aktres. Lalo tuloy siyang nenas. Maylin naman, alam mo naman pala kung anong nangyari kay Rohan. Bakit di mo man lang sinabi sa akin? Sabi niya, ayaw niya magpaalaga sa'yo. Kakatapos mo lang daw magbantay sa ospital. Kaya mapapagod ka na naman daw kung babantayan mo siya. Ambisyoso nga siya sabi ko eh. Oh ito, basahin mo na lang ang text namin. Iniabot sa kanya ni Maylin ang dipindot pang cellphone nito. Pareho sila ng cellphone ni Maylin. Sila na lang yata ang may dekipad na cellphone sa panahon ngayon sa sobrang kuripot nilang magpinsan. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso habang binabasa niya ang mga text messages ni Rohan kay Maylin. Rohan, please don't tell her about what happened to me. Maylin, bakit naman? Malala balagay mo. Rohan, no. It's not that bad. Ayoko lang magbantay siya sakin, kakatapos niya lang magbantay kay Butching. Please take care of her. Maylin, anong napuruhan sa'yo? Baka magalit si Angela pag hindi ko sinabi sa kanya. Hindi pa naman nanonood ng balita ang babaeng yun. Rohan, that's better. Mas mabuti hindi niya malaman ang nangyari sakin. Thank you. Ikaw na muna bahala sa kanya. Maylin, sigurado ka. Sige magpagaling ka. Salamat sa mga naitulong mo sa pamilya namin ni Angela. Rohan, yeah. Salamat rin. Please don't tell her. Nang matapos basahin ni Angela ang mga text messages ni Rohan kay Maylin ay agad siyang naghubad ng bake shop cap at apron niya. Oh, saan ang punta mo? Pupuntahan ko siya. Buong linggo siyang nagbantay kay Butching. Tapos kapag siya ang naaksidente, wala man lang akong gagawin.
Sa bagay, sige, kaya ko na mag-isa dito. Mag-ingat ka. Ako na bahala kay Boss Insect. Nagmadali na siyang lumabas ng bake shop ngunit bumalik siyang muli dahil nakalimutan niyang itanong kung nasaan ang hospital si Rohan. I-10X naman agad ni Maylin si Rohan kung saang hospital ito. Rohan, I'm not in the hospital anymore. Sa tingin ko, nasa kondo na niya si Rohan. Naalala kong ibinigay niya ang calling card niya noon sa akin kapag kailangan daw natin ng bagong trabaho. Kinalkol ni Maylin ang loob ng handbag nito upang hanapin ang calling card ni Rohan. Naroon nakalagay ang business address nito. Sabi niya noon, sa penthouse ng kumpanya siya nakatira, diba? O ito ang address ng kumpanya niya. Pumunta ka sa penthouse. Ibinigay sa kanya ni Maylin ang calling card ni Rohan. Agad niyang tinanggap iyon at nagmamadaling lumabas ng bake shop nila. Mabuti na lang at mayroon agad dumaang taxi kaya naman hindi na siya nahirapan pa. Pagkarating niya sa tapat ng napakataas na gusali ay napatangala siya. Ito ba ang kumpanyang pagmamay-ari ni Rohan? Napalunok siya at pakiramdam niya ay nanliliit siya. Napakayaman naman pala talaga ng pamilya nito. Muli siyang tumangala sa mahigit kumulang 38 palapag na gusali. Kulay asul na madilim ang pintura ng gusali at napapalibutan iyon ng mga salamin. Moderno ang disenyo ng gusali na talaga namang angat na angat ang karangyan. Halos lahat rin ng mga naglalabas-masok sa isang malaking revolving door sa pinakagitna ay mukhang mga disenting tao at mga negosyante. Ang mga taong iyon ay mga empleyado ng kumpanya ni Rohan. Hindi niya tuloy maiwasan ang mahiya sa kanyang suot-suot na damit. Nakasuot pa rin kasi siya ng uniforme nila sa bake shop dahil wala na siyang panahon para makapagpalit ng damit. Nilakasan niya ang kanyang loob. Pumasok siya at nakisabay sa mga taong naglalabas masok sa loob ng malaking gusali. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya hindi kumpanya ang napasukan niya kundi isang magarang 5-star hotel. Napalunok siya ng pagtinginan siya ng ilang mga tao na nakakapansin sa kanya. Halos lahat ay may pagmamadali sa kilos at parabang may sariling LRT station sa bandang gitna dahil doon itinatapat ng mga empleyado ang employees ID ng mga ito para makapasok sa pinakaloob. Kinabahan siya dahil wala naman siyang employees identification card dahil hindi naman siya nagtatrabaho doon. Excuse me ma'am, do you have any appointments? Bahagya pang nagulat si Angela nang may lumapit sa kanya na isang gwardya. Nakasuot ito ng overall suit na kulay itim. Mas mukha itong agent kaysa gwardiya dahil sa magandang uniforme nito. Napalunok siya. Tila Englishero rin pala kahit gwardiya sa kumpanyang ito. Sir, papuntahan ko lang ho si Rohan. Bahagyang kumunat ang noo ng guard sa kanya. Rohan? Rohan Hoffman po. Do you have appointment today with the big boss? Mas kumunat pa ang noo nito at pinatabi siya saglit sa gilid. Pinagtitinginan kasi siya ng mga empleyadong dumadaan sa gilid nila. Lalo siyang kinabahan. Hindi niya akalain na ganito pala kahigpit ang security ng kumpanya ni Rohan. Wala po. Sorry miss, you need to have an appointment. Girlfriend niya po ako. Palusot niya kahit pikit mata niya lang yung sinabi sa guard. Natawa naman ito nang may kasamang kaunting insulto sa kanya. Pagkatapos ay tinignan siya nito mula sa kanyang suot na maruming rubber shoes hanggang sa kanyang suot na uniforme ng bake shop at sa kanyang medyo magulong buhok. I'm sorry, but you need to get outside. Tawagan mo muna ang boss mo bago mo ako palabasin. Sabihin mo sa kanya na gustong pumunta sa penthouse niya ang nobya niya. Angela Rodriguez ang pangalan ko. Napabuntong hininga ito nang makita nitong seryoso siya. Maya-maya pa ay may tinawagan na ito sa maliit na nakasabit sa bandang tenga nito. May babae po dito, boss. Nagpakilalang girlfriend niyo.
She wants to talk to you. Her name is Angela Rodriguez. What? Oh, okay, boss. Napalunok ang guard na kanina ay may pagkamayabang at minamata lamang siya. Ngunit ngayon ay para na itong isang maamong tupa. Ma'am, this way please. Ihatid ko na po kayo sa penthouse. Doon palang tila nabunutin ng tinak ang dibdib ni Angela. Napangiti na siya ng maluwang. Sabi sa'yo kuya eh. Todo ngiting sabi niya bago siya sumunod sa guard papunta sa isang VIP elevator. Lahat tuloy ng mga empleyado ay nagtaka kung sino siya dahil doon siya pinasakay ng guardia. Tanging mga VIP lamang ang maaring gumamit ng elevator na iyon. Ang iba sa mga empleyado ay nagbulung-bulungan pa ngunit hindi na iyon mahalaga kay Angela. Ang mahalaga ngayon ay makakamusta na niya si Rohan.